sa kayo mga boss, ang gagawin natin, pupunta tayo dun sa nagpapayos ng GSAT. Wala raw signal ang kanilang TV, no signal daw ang nakalagay, pero bago ang kanilang TV. Nagpalit daw sila ng TV. Ang sabi niya, magdala daw tayo ng jack. Baka raw yung jack ang dahilan kaya no signal. Magdala na rin tayo ng HDMI para masakaling hindi gumagana sa jack, talaga natin ng HDMI. Ngayon mga boss, dito na tayo sa bahay ng nagpapayos ng GSAT. Ito nga, walang ang signal, walang green. Pero dapat mayroon niya ang display na GSAT dito sa TV. Dito naman sa TV, ayan, wala rin signal na ang nakalagay. Ayan. Napansin ko mga boss, hindi nakakonek ang cable wire, yung galing sa antena. Ayan. Dito pala mga boss, ikinonek ng customer, yung nagpapayos ng GSAT, ang kanilang antena dito sa likod ng TV. Hindi po yan mga boss, dyan ikinokonek. Dyan po ikinokonek yung antena, yung katulad ng dati, yung Baron antena, dyan po yung nilalagay. Pero yung sa GSAT, sa signal, sa box receiver yan mga boss, ikinokonek, hindi dyan sa TV. Kaya pala walang signal, walang green. Ayan, tinatanggal muna natin mga boss. Akala nila dyan ang paglagay ng cable wire. Para lang yan mga boss sa antena, hindi sa dish antena. Magkaiba yung antena sa dish antena. Yan. Ito mga boss, ikunukunik ko na dito sa box receiver. Kaya pala walang signal dahil nandun pala yung cable. Ito na mga boss, mayroon ng green, mayroon na yan signal. Ayan, channel 13. Dito naman mga boss, nakalagay no signal. I-press naman natin sa remote ang input o kaya source. Napin lang natin ang input o kaya source. Ito, press natin dyan. Tapos ilagay natin sa AV. Audio video kasi RC jack ang ginamit. Kung HDMI, ilagay din sa HDMI. Ayan, meron na. Meron ng video pero walang load. Connected na ang box sa TV. Ngayon mga boss, andito lang tayo sa bahay. Hindi naman pala sira yung jack. Hindi lang nila na i-connect ng tama ang cable wire at hindi na ilagay sa AV, audio video. Ang sabi ng nagpaayos ng GSAT, salamat. Yun lang. Yun lang po mga boss. Maraming salamat sa panonood sa aking video.